kung sin sa iyong mga Pilipinas naman na palagay ko dumarating din tayo napapit kanina ilang mausapin sa moment of truth, no? Kailangan magdesisyon ang bayan, kailangan magdesisyon ang nanunungkulan, nagdedesisyon ang media at nilalabas ito lahat. So we are reaching the point where certain decision has to be made. Otherwise, aabutin natin ang tipping point na inabot natin yon na may irreversible course ang mangyayari, no? Tipping point. Kaya sabihin ko, we have also reached in our Canadian political situation a point of no return. In fact, sabi kanina ni na manatili na swerte ni Senator at may responsibility siya at may magagawa siya manatili ang gobyernong ito. Gobyerno Aquino, no? On the other hand, kami sa Masbubil, ang tingin namin na unless something drastic and something radical, something substantial is done by this administration, this will be the beginning of the end. The last 300 days of this administration, one whole year, no, kailangan marami siyang gawin para ma-reverse itong panganib, itong banta, itong point of no return, no? So, ako, kinakatawa ko yung mga magagaway. Basically, I come from the labor movement. Presidente na ako ng isang labor federation, national labor union. Pero, kasama-sama tayo sa ibang forum, no? Naging activity din ako dun sa issue ng Smartmatic. Ako yung spokesperson ng Citizens for Clean and Credible Elections. Clean and Credible Elections. Tapos, itong lumalaganap ngayon na National Movement for Transformation, no? Even before we talk of the 2016 elections, itong remaining ilang araw nga ng 2015, no? Napaka-critical sa kasaysayan ng ating bansa. At marami nang nagbabadyang panganib, no? At ito nga, sa isang banda nga, kung tawagin, there seems to be a movement for a national transformation. Otherwise, we get into a situation by next year wherein the 2016 election will just be, sabi nga rin dito sa statement ni Senator, business as usual, pababalik tayo. Kaya the entire country must take possession of this opportunity na makagawa ng mga justice losers, no? So, basically, ito lang masasabi ko. At this point, there are convergence of a number of issues that has bothered the country for the last 5 years, no? And lalo na itong huling mga ilang buwan, no? From, inapapit kanina, yung election fraud, through Smartmatic, na involved kami, yung South 44, yung nangyari doon, yung katatapos lamang na kontrobersiya ng Kongreso, legislatura, yung DAP-PIDAP na malaking bahagi at saka yung Milanda, no, na bahagi ng climate change. No? At a number of personal issues na medyo natatagunan ng konti, pagkas ng pamasahin ng MRT, tapos yung pamasahin ng gasolina, yung tubig, yung power, yung mga ng mga issues. No? So there seems to be a convergence of issues na leading towards a particular point. No? Mamaya siguro sa open forum pag-usapan natin. So, pangalawang characterization ko sa situation ngayon, there seems to be parang a realignment of organizations. No? From trade unions, mass movements, labor organizations, civil society organizations, leading towards certain common direction. Na makita kanina, isa lamang yun. No? Yung movement 22. May mga magagawin pa kilos in the next few days, coinciding nung ating change of regime nung October, nung February 1986. No? So, napaka-critical na naman na bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, no? Andiyan yung National Transformation Council, siguro mapag-usapan mamaya, and a number of other organizations na urging this government, urging the President to take some drastic actions to reverse the situation. Sige na muna. Ako na muna magtatanong, Panday. From our monitoring sa mga ginagawa ninyo, mukhang hindi naman yung kakaisa, no? Yung ibang mga kasama ninyo, resign Pinoy. Yung iba naman hindi. So, sabihin ito na hindi pa kayo circularized ang mga galaw ninyo. At kagaling kagaya nung nakaraang 1986, dati isa sa mga indikasyon ng matawag ito, yung coalition ng galaw, ay yung withdraw ang support ng military sa gobyerno. Meron na ba ganyan ngayon? Yun na nga, tama yung
tingin mo na ang dami-daming issues, dami-dami yung organisasyon, iba-iba ang tinatahap, no? Kaya nga sabi kanina, dumadating na tayo sa punto na some convergence of issues. Nagsasama-sama na yung mga kasabihin. And then it's a realignment of organizations that put approximately, yung nangyari sa 1986, no? Ang maganda naman dito, kasi kanya-kanya yung organisasyon, kanya-kanya pinagmumulan, eh. Magiging magandang development dito pag mismo yung bayan ang makialam na kasi yung 86 na sinasabi mo ay polarization eh. So, them against us, no? Ngayon, hindi pa umaabot yun. Kaya sabi ko, you're reaching a point, you're progress, reaching a tipping point. Hopefully, in the next couple of days, maabot natin yun. Participation ng ibang ano, ng ibang mga sektor, military, and so forth. Ay, mga ilang nababasa natin sa dyaryo, no? Pero maliliit na mga bahagi ko ng mga pagkilos pagpapakita ng sentimento. Pero as usual, alam naman natin ang military na they will arrive at the proper time. No? At makita mo natin, hindi mo kailangan ng engagement. At sa dos, at sa one, lumabas siya. No? So, don't worry. Very lean into that. Senator, Major Alvarez, ikaw ay veterano ng 86 Revolution. Nakikita mo ba na yung mga patos sa kayo, ay pwede ma-duplicate yung nangyari noong 1986. Higit na maganda ang mga pangyayari ngayon. Hindi tayo dapat pagambala. Sapagkat ito tinatawag nating democratic transparency. Noong pinaglalaban ng demokrasya, may nagtatagong parang isang kriminal. Pag nahuli ako, tatapon ako sa safe house. Maaaring namatay ako. Kaya ako'y tumakas. Ngunit ngayon, tayo ang nag-uusik. Ang bayan makapangyarihan, lalo na ang radio, television, inuusik natin ang mananong ng kulang. Saan kayo nagkulang? Inuusik natin ang peace negotiator. Saan kayo kulang ng kaisipan? Galing at tunong o pananaw. Pinalalawak natin ating demokrasya. Ang nangyayari rito ay isang taong nagigising sa kanyang karapatan upang ang mananungkulan ay managot at magpaliwanag. Tama! Kaya itong pagpupulong natin ay hindi isang disgrasya, isang bonansa. Lalo na tayo sa radyo, lalo na tayo sa pahayagan. Kayo ang bayang mga pangyarihan. Pinatanong nyo, dumating ba ang paghingi ng tulong at bakit hindi dumating? Ano ba yung peace negotiation? Dapat ba yung pagbuwisan ng buhay? O mas mabigat yan kaysa sa mga buhay na nabuwis? At timbangin natin mabuti kung saan natin dapat na itula ang kapangyarihan ng bayan upang mga ganito pangyayari ay hindi na maulit. Bayan tayong gising! We are a democratic community asking questions freely, courageously, and intelligently. We're advancing the limits of restraint and restriction to our intellectual capacity. Usigin natin sila. Hilingi ko sa inyo, lalo ng mga mamahayag, para kayong mga guru. Usigin ninyo at usisayin ninyo kung saan yung mapapagulong na yan. Usisayin ninyo yung mga hindero na yan. Huwag kayong paligilin lang sa kinam ng kanilang mga estrella. At pinakailangan managot sila kung gano'ng kataas ang katungkulan, gano'n din kabigat ang pananagutan. Tama! Tama po. Para tayong isang demokrasyang nagbangon nang walang nasaktan nung tayo nagkaroon ng EDSA. May nagbabangon na naman tayong lalong malakas na demokrasya sa paunggitan ng ating dunong at ating pag-uusig, lalo na kayo sa radyo. Tungkulin niyo yan eh. Kaya, manmanan natin mabuti ito. This is a qualitative change. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Speaking of binanggit ni Commissioner Senator Alvarez na qualitative change, no? Ito naman ang pakikilala ko sa inyo ay talagang ang kanyang advocacy naman, talagang qualitative change. Kasi matagal na tayong nakakasalamuhan sa ating political system na tinatawag na dinas.
Garcia. Ito namang kasama natin si Caleon, Adria, Peralta. Ayon kayo ng mga bukosiya ay mawalis ang mga dinastiya sa ating political system. Kaya yung kanyang grupo ay anti-trapo or mad movement against dynasty. At kasama rin siya sa 2-22-15 coalition na magsasagawa ng malakihang paggalaw sa darating na Pebrero 22. Aliyon, maganda ba ka? Ating mga kapatid sa pakikibanga na mga pagkabidya. Maraming salamat po at ako'y napagbigyan na naman ng aming kapatid na si Lakay para magsabi po sa inyo at talakayin ang konting aksyon na gagawin namin po sa EDSA sa 22 na darating na sa darating na 22. Ang hihiligin po namin sa ating pagkilo sa ito ay regime change and system change. Napakabigat to nung aming hilingin. Maaaring kami po yung makasuhan ng sedition dito or what. Dahil sa mga kumakarat na kami daw po ang nagsasabi na at nagsumusuporta sa balitang kudita. Ulitin ko po, mass action lang po ito. Wala po kaming ini-espouse na kudita. May nagtanong po sa akin isang araw kung kami daw po ay sumusuporta sa kudita. Ang sabi ko po, ang unang araw, mass action po. Yung pangalawang araw po, hindi ko na alam. Pero sa tingin ko, ang kudita ang susuporta sa amin. Yun ang nakikita naming senaryo. Ang kudita ang susuporta sa amin. Tama. Okay po. Sa 22 po, magkakaroon po ng malaking karaman. Magsisimula po kami rito sa Ninoy Aquino Monument sa Ayala. Magkakarapan po kami at ito po ay magtatapos sa exercise ng alas 12 ng punto ng alas 12 ng tanghali at magkakaroon po kagad ng isa. Ang mga particulars po ng aming gagawin ay tatalakayin namin sa aming press conference sa darating na 20. Gagawin po ito sa Quezon City Sports Club ng alas 3 ng umaga kaya tinitikahan po namin kayo doon. Marami po tayong mga kumbelos na magsasalita. Ako po ay political and alliance officer lang nung coalition na to. Pagkatapos po ng MISA, magkakaroon po tayo ng mga programa doon. At yung Occupy Philippines People's Patriotic Movement ang magsasagawa po ng 24/7 vigil sa Elsa's Line. Iduduplicate po namin yung ginawa namin sa COBILE na 12 days camp out. Ito po 7 days camp out hanggat ma-attain po namin yung sinasabi namin regime change and system change. Ulitin ko po, inipita po namin kayo sa press conference sa February 20 sa Quezon City Sports Club, Bagong Bayan Room, eksakto, alas 9 po ng umaga. Maraming salamat po. Kalimat, wala pang aktividad sa gobyerno, no? Inisip ko, hindi mo kayo magsasalubong doon sa SS Rhyme? Sa Abenji ko, meron silang aktividad doon. Darating po doon, nandurun mo kami, magbibigil kami hanggang Abenji ko. May darating po doon ang mga bayan black. At kami po'y nagplaplano ng salubungan. Under negotiation po ito, magsasalubong po ang mga bayan black ang centrist group ng 2022 coalition. At may darating po isang malaking grupo rin po. Ang tawag po nila sa grupo nila, yung National Movement for Salvation. Magsasalubungan po kami para ipakita po sa ating Pangulo at sa kanyang mga aliado na nagkakaisa na po yung mga dating hindi nagkakaisa sa isang layunin, regime and system change. Maraming salamat po rin at sana makarating po sa publiko ang aming adikain na to at kayo po ay sumama at sumuporta din. Maraming salamat po. Ang isip ko kanya, hindi kayo mapapangabot doon. Siyempre, iba naman sinisigaw niyo. Maaaring po mapangabot. Pero sabi ko nga, kami po ay hindi magsasagawa ng ku. Ang ku ang magsusuporta sa amin. Kaya
tingnan po natin ang istorya ng darating. Okay. Well, dito lang kay Mr. Dave Diwa and Mr. Matt. Pwede lang po ba malaman, hindi po ba yung misinterpretation ng ating mga kababayan tungkol dito sa susunod na kudeta ay mamimisled po kasi alam naman natin hindi naman yun ang intention po ninyo, di ba? So paano niyo po ito kinokontrol dahil kumakalat po, iba po ang kumakalat sa mga mamamayan? Ang salita ng kudeta, ito matabi ko kayo mamaya sa sasagot ko. So tumutubo na tayo, lumulundo na yung crisis. Yes. No? Ang tanong kasi, ano solusyon? First solution, sinasabi, resign. Hindi mag-resign. Pangalawa, impeach kaya natin. Hindi may impeach sa kontroladong kongreso. Transition council kaya? Pwede. Pwede, pero kapos ang panahon. Kasi betikan po, pero election mode na tayo. Instead of Pakino, may bito kayo ng Duterte. Ang sa amin ay meron siyang magagawa. Meron magagawa si presidente, no? Dingin lang niya ang hinaing ng bayan. Ibalik niya ang hasinda ng isita sa mga magsasaka. Kung gawin kaya niya yan, marirebert kaya ang situation. Tunungan na na maipasa yung ipuan. May mangyayari kaya pag ginawa niya yun? Pagpatuloy yung peace process natin kaya may problema yung BBL na yan. Sige, tuloy yan. Sabihan sa Kongreso na, tuloy nila yan. Kasi ngayon, kaano na, dadalong isip yung masinador, makongresman. Coco Levy, that's about 82 billion pesos. Pakawalan na yan. Gumawa siya ng kanyang persuasive end ways na magawa niya yan. No? Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng tubig, kuryente, MRT papasahin, may magawa siya dyan, under, ano ito eh, under Department Transportation eh. Sa 44, aminin lang niya yung kanyang responsibility and accountability doon. Kung si Gloria umamin ng I am sorry, marireverse sa situation, panagay ko. Mababalik ang tiwala ng bayan sa kanya, magkakaroon siya ng pagkakataon sa natitirang 300 days niya, na magkaroon ng pagkakataon na yan, may ilatag yan at makakaiwan siya ng magandang legacy. Pero ito, the president has a chance at this very particular moment to reverse the situation, give peace to the entire country, restore the credibility of the government, and we can move forward. At may iwasan ito mga nangyayari ngayon. Yung mga masapano? Ang mga masapano, patuloy na yung diskusyon. Maraming pang mabutas mga law courses sa mga kwento, no? Pero ginagawa ng mga propagandist niya, inililipas yung blame sa mga Amerikano. Ay, hindi maniniwala ang bayan. Totoo yan, pero hindi yun mahalaga eh. Hindi yun mahalaga. Ano ginawa ng mga Amerikano nung pinutin yung daliri eh, tapos nilip pa nga yung masundalo natin eh. Tumulo sa panon, okay na yun eh. At sa ordinaryong Pilipino, hindi masama yun eh. Ang masama talaga doon yung naging pagtanakbo ng operation. The president has sustained accountability as commander-in-chief. Sagutin na niya lahat. Example niya si Gloria eh. I am sorry. Although walang credibility si Gloria, pag sinabi ni Pinoy yan, baka maniwala ang bayan sa kanya eh. Yeah. Para matapos ang issue niyan, hanggang nagkakaroon ng tawagin mo cover up, pagtatak kung kanino kayo dyan, deflected yung mga sagot sa mga tanong, tuloy-tuloy itong mga issue na yan at masusundan pa yan. At lalo na ito katabi ko, maraming itatapos. Yan ay kung masusunod yung suggestion nyo. Question? Yun, kasi ang ano eh, may magagawa ko ba eh. Opo. Ang grupo namin, hindi kami nagano, hindi kami kumikilos na nakakatulad yung iba, di ba? Opo, step down, ganyan, no? Let other groups advocate that kind of option. Pero sa amin, hindi gano'n. We would like this president to have a chance kasi kahit pa paano naman, kami tumulong kami sa kanya eh. Tumulong kami sa kanya. Ayaw na yung Commissioner of the Religious Commission. I was appointed by the President. Pero, binigyan lang namin siya sa Smart Market. Binigyan lang namin siya. Today the predicate doon sa sagot ko, yes, di ba? Nagkaroon tayo ng EDSA 1, opo. EDSA 2, EDSA 3, EDSA 4. Itong parating na to, EDSA 4 to eh. EDSA 4 ready bang to sa 4 and 44 eh? EDSA 4. Okay. Very symbolic yung 4. Alam nyo, Chinese New Year na bukas. Sabi ng mga in-check. Di ba kapatid na in-check? Eh, malas daw yung
kakaiba po nung gagawin namin, nung EDSA 1, ang people power ang sumuporta sa military pricing. Dito po sa gagawin namin, ulitin ko, inaasahan namin ang militar naman ang susuporta sa people power. Kaya hanggang people power lang po kami. Depende po sa militar kung sa tingin nila ay gusto nilang sumuporta naman. Dahil nung people power man, sila naman ang sinuportahan natin. Parang maisip naman nila, it's the other way around. Yung people power ay susuportahan naman nila. Yun po ang pagkakaiba. Kaya pero uliliwanagin ko, hindi po kami tiga National Transformation Council. Iba po kami doon. Kaya sila na pagbibintangan na nag-aaroon ng kudita. At nagsalita naman si Norberto Gonzalez kahapon sa Channel 2 at sa DCM. Hindi niya inaamin na sila nag-aaroon ng kudita. Katulad din po namin, hindi namin inaamin to dahil hanggang people power lang po kami. Okay? With due respect, ano lang ito? Elmo's Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmo's Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Class A information, lahat ng nakakarating sa akin. Okay, sinasabi mo na this portion is brought to you by ay napupunta sa Amerikano. Pero class A information, di umano na ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas sa kaguluhan ay gawa ng mga Amerikano. What is your comment on that? Gusto po yan. Sabi mo kanina, hindi. Hindi. Ang sinasabi ko, dinideflect yung usapin. Ako, estudyante ba ko, wala na kaming ginawa kundi isigaw yung federalist ng Amerikano yan. Pero ano nangyari sa politika natin? Ang nangyari ng US politics sa ating bansa ay isang kakaibang, hindi mo makukuha sa rano. Ano yun? Ibang masakit yan. Ay sinasabi na yun, pupunta sa mga mayan, bababa ka sa masa, dali mo yung istorya, dali mo yung version ng American intervention. Hindi maintindihan yan. Patay ang mga Pilipino. Patay, sasabihin mo dahil sa mga Amerikano. Yun ang namin. May mga grupo dyan na mas magaling sumigaw dyan. Yeah, interesting ko na. Makasama natin sa bayan muna. Nag-rally na sa embasya. Ano na lang kung ano pagkilos. No? Sabihin ko, okay yan. Hindi namin maalis yan. May katotohanan yan. At totoo naman talaga yan. Si Senator Alvarez, congressman pala, kung delegate pala yan, yan ang sinisigaw, intervention of foreign policy, intervention of US policy sa atin. Pero hanggang nandiyan pa rin yan. So, ang sa akin na handling kasi nasa kampanya kami, iba dapat ang pihit. At ganyan ang ginagawa nga, namamala na kay Pinoy niyan eh. Napupunta sa Amerikano, still medyo mali sa taxi kayo. Hindi sa mali ang analysis na yun. Maraming salamat kay Senator Harrison Alvarez with your due respect. Ikaw ang number one supporter ni Cory Aquino. Alam namin lahat yun. Pero ano ang nangyari? Bakit nang dahil sa kanya halos hindi na maayos sa sobrang sabi freedom. Meron tayong freedom of speaking anything. Lahat. Pero nasobrahan yata ang freedom na nagamit mismo ng mga kaalyado niya na nagpahamak sa ating bansa. What's the comment? Alam mo nyo, ito na akong sinasabi niya. Sapagkat si Cory ay diktador. Naging diktador po siya sa over, may tengo na kanya. Ang sabi ng mga tagapayo niya, Cory, huwag mo munang bibitawan yung pagka-diktador upang mairemedyo mong lahat yung mga malalalim na suliranin, katulad na nabawa ano, problema ng mga paaralan, kulang tayo ng budget, namutang pa tayo ng 200 billion sa mga Amerikano. Ngunit sabi ni Cory, ang mahalaga ay marinig natin ang bayan. Magkaroon tayo ng demokrasya. Kaya ipinalimbag niya yung Constitution. Ang Constitution ay siya pong sagisag, sandigan,
at nagpapakita ng laya ng bayan sapagkat yan ay inaaprubahan ng bayan. Hindi isang tao ang may kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. Mayroon tinatawag na separation of powers na din ang Supreme Court, titignan kung tama yung ginawa sa batas. Natin niya legislatura na kaya mag-imbisiga at tinututukan ang kukulang executive. Separation of powers. Pinalimbag kagad ni Korean. Hindi niya pinagingkan yung mga sulsul sa kanyang linisin mo muna bago ko magbitin. Hindi na. Bayan ang lilinis, magkakaroon tayo ng full transparency. Kaya at ngayon, meron tayong kapangyarihan. Tayo nagpupulong-pulong, sinasabi natin kay Presidente, medyo may kulang ka. Sinabi niya kay Purisima, kulang na kulang ka. Sinasabi natin sa lahat ng mga estudyadong Commander-in-Chief, nung araw hindi niyo masilip yung mga sekreto ng strategy ng militar. Ngunit tayo, lalo na kayo sa pangamamahayag, kayo, meron kayong nakukuha mga impormasyon, siyempre may lalapit sa inyo dahil media, kung kayo eh. Media po kayo. Ang buong bayan mo ngayon, bayang dati, we were like a child's people, nung dictatorship. Sinasabi sa atin kung dapat gawin, at sinalaman ang ipapasya. Mas kinabalisan na, wala tayong magawa. Tatamputi ka, lalagay sa safe house. Aaresto yun kang parang marok. Nawawala ka lang. Ngunit ngayon, hindi naman nangyayari yan. Pagkat sabi nga ni Corey, ipalimbag ang konstitusyon, at itong Corey Constitution, ang siyang buhay ng ating karapatan ng pagpapaliwanag. Ngayon po, si Mr. Diwa ay gagawa ng isang demonstration upang sabihin, huwag yung pakilamin ng mga kanurian. May karapatan siya. Kailang marinig siya. At kailang evaluate natin kung kailangan ba natin, hindi natin kailangan ng gano'n. Na kailang ba o hindi na kailangan ng gano'n. Ganun ang bayang maliwanag eh. At malaya. Nagtatanong, umuusig, at kailangan naging marunong. Dito, sa magugulong, masasalimot, maraming mga paliwanagan. Totoo naman talaga, masalimot. It's a complex question. We are all participating as free men. Tayo yung may malayang isip na inuusig at tinitingnan natin walang tama. Ngunit huwag natin kalinimutan na yung kapangyarihan natin yung nagagaling sa ating constitution. Ito ang ating democratic instrument para hindi makapagsamantala ang isang sektor at ang militar. Huwag niyong isipin na sa ilalim ng konstitusyon, yung maaaring ang gumawa ng pupita. Labag na ho sa konstitusyon yan. Sa konstitusyon, ang solusyon ng ating mga problema ay maliwanag na paliwanagan. Hintayin natin kung paano paliwanagan na nangyari sa Senado, sa Kongreso, at pag lumabas ang report, tayo gumawa siya. Pero ang nag-break ng constitutional law na ipinasa ni Corey ay yung anak niya mismo. At mas maraming human rights violation kaysa sa panahon ni Marcos. Mas maraming ano ngayon? Mas maraming human rights violation nagsimula kay Korean. Naririnig ko nga ho yan. Marami ng human rights violation at maraming tuturo niya. Ngunit meron tayong pahayagan. May pahayagan tayong nagpapaliwanag o uusig. At meron kang humigadong maaaring kang humigi na proteksyon. Ngunit ang panahon ni Marcos, nung magdeklara ng Marcelo, 10,000 ang pinahuli. Kasama si Ninoy, si Salonga, si Jokno, lahat ng magagaling na lalaki. At ako'y muntik lang mahuli. Oo, muntik ako mahuli. Yapang-yapang namin dahil isa ako sa mga bata dito gado, yung mga bata, no? Kasama ko yung mga dati presidente, yung presidente makapangal, presidente Garcia. Kaya alam mo kung sino akong, mamaya tinutugis akong parang kriminal. Parang pinipit na luya. Ang pagkariyong mamamayan ay pinipit na parang luya ng panahon ng diktatorya. Ngayon ay hindi. Hindi tayo nagpapaliwanagan. Ang malalaya tayo. Tayo ang tinatawag na hari. So we are discovering. And sa pagtatalo natin ito, Mr. Diwa, magtalo tayo na magtalo, baka sakali nasabihin na mali si Alvarez, tama si Mr. Diwa. Ganoon ang demokrasya. Hindi kayong buboto, kayong magpapasya. Kung sino ang tama, yun ang papanika natin. Pero yung putita, pangandat mo yan sa demokrasya. Sa Latin America, nauso yung putita. Pag meron kong general, sasabihin ng koronel, mali si general.
Nagnakaw si Henry Ryan. Tapos sasabihin ng kapitan kay Colonel, mali si Colonel, hindi marunong patakbo. Mamaya sabi ng sargento sa kapitan, hanggang mamaya, pati na yung taong atras, napaka-pobre ng bayan nila sapagat yung militar, eh hindi po niya kaya paularin ng bayan eh. At tungkulin niya ipagtanggol ng bayan, at tayong mamamayan ang magdidebate kung paano natin magagaling ng ating bayan. Huwag kayong patadala ng sarisalita ng kudita. Yung maragsasabi ng kudita, gagamit ng dahas. Kaya tayo mayroong peaceful negotiation dito sa Muslims bakit gusto natin putulin yung paggamit ng dahas bakit hindi po ulat ang bayan dyan. Hindi ulat ang bayan. Pwede ako mag-react doon doon sa sinabi ni Senador na huwag kayong maniwala sa sabi-sabi ng kudita. Kami po ay ang pagkilos namin ay nasa konstitusyon. Katulad po ng sinabi ng ating konstitusyon, ang sovereign power ay nasa tao. Kaya magpipin po power po kami. Pakalawa po yung sinabi ko na baka ang militar ay sumuporta. Kasi nasa konstitusyon naman yun eh. Sila ang protector of the people. Kaya po, huwag po talaga kayo maniwala na extra constitution at minsan gagawin namin. Nasa constitution po ang aming gagawin sa February 22 and thereafter. Katulad po ng sinabi ni Senator, huwag kayo maniwala na wala kami sa, hindi kami nakapaloob sa ating saligang batas. Dito sa sinasabi mo sa Lugon, paano itong grupo ng Salvation, mga retired militarian? Paano yung pag nagpanalubong yung sinasabi natin eh? Ano kaya ang gagawin natin yan kung sakasakaling, alam mo, iba naman ang kanilang pakay. Ang kanila talaga eh, gusto nga nila collegial or theater. Paano gagawin natin yan? Ay, hindi mo pagsalita tungkol sa kanila eh. Sana, sinasabi ko, doon sa salubungan, baka dumating nga ito. Ang salubungan, nag-ayos na. Iluluto na namin yun. Pero yung tungkol sa mga advocacy nila, hindi ako pwede magsalita tungkol doon. Pangunahing problema mo natin, ang ating bansa talaga nasa sigil ng alangan at sapagkat dumating naman po ang pagdiriwa ng EDSA, labing siyam na taong pong nakaraan, nakalimang pangulo tayo. Ganun pa ang problema. Inangita po natin, ang problema po natin, kailangan natin ang solusyon. Katulad ng sinabi po niyo, ang ating pangulo, marami siyang dapat maguhin. Kaya dapat hanapin natin, sinong tao na paniniwalaan niya na mag-advise sa kanya para magkaroon ng pagkakataong magbago. Wala po tayong matutulong tao kung sino ang paniniwalaan ng pangulo sapagkat lahat na nakapahigot sa kanya ay hindi po niya pinaniniwalaan. Kasi kung pinaniniwalaan po niya, matagal na po walang problema. Pangalawa po, tayo pong Pilipino, misang naganap, yung pong kung naalala po niyo yung kay Papa, ang Pilipino po may respeto sa kapwa Pilipino sa loob ng 5 araw. Yung pong sekreto nyo na 5 araw po walang naging pataway na Pilipino. Kaya pala nating magrespeto ang bawat isa. Bakit hindi natin simulan at palakasin ang respeto sa bawat isa lalo tigit sa namamahalan sa ating bansa? Ito po kinakailangan. Ang tinutukoy ko po, isang tao ang kailangan natin na igagalang at pagpipitagalan ng lahat ng Pilipino. Nagalang po yun. Yung Papa nandun, kaya sila hindi pataway, naniniwala na ito na. At kailangan po natin hanapin, yung tao, ikaw ay irirespeto, paniniwala ng lahat ng Pilipino para po magkaroon ng solusyon ang problema ng bansa. Sino po, kayo po bilang mga talubasa sa gobyerno, kayo rin ang dapat mag-recomenda sino at kailan natin makikita. Hindi, pwede nga po, sila mag-uugan din, sila ang ay ko na po natin. Ano yung sabihin? Bago nang papalikin ng dayon, ka na ba? Hindi, ibig sabihin, kung di na, yung anak, mali nga yung... Kasi yan hinahanap po yung kung papayo sa kanya. Para sa'yo yung papayo yung papalita, ano na dapat? Kasi pag pinalitan dyan, ano masama na tayo sa tingin ng mga dayuhan? Bago si Senador, eto si Kadeni. Binubulong kami kanina. Di ba mag-election na tayo? Huwag na tayo mag-kudita, huwag na tayo magpalit. Mag-election na tayo by next year. Tanuin natin sa kanya kung anong chances ni Duterte. Kasi nakita ko yung Duterte for President eh. Okay lang ako. Ano ba, kakatay? Kung magpapalit tayo ngayon, di wala na chance ni Duterte, paano? Wala siyang chance.
bayan na magtatakda, bayan na magpapasya. So nakita naman natin, dyan si Binay, ayan si Mal. Ano ang abutin? Ano ang abutin? Sino? So, sabi nga ni Malina, sabi nga ni Senator kanina, yung kaganda ng demokrasya, no? Ang parat na lang ako. Wala ka bang napapansin?